tao na hindi tinatablan mga uri ng batong umo. Masayang araw po sa ating lahat mga katiits, lalong-lalo na sa mga masugid nating taga-subaybay. Ang inyo pong napapanood ngayon ay si Sir G. Kami ng konkrito sa may dalong. Pinasilip po sa atin ni Sir G kung ano yung gamit ng batong umo na yan. Tignan nyo. Iniwan niya yung kanyang kamay gamit yung matalim na kutsilyo. Bagong-bago pa po ang kutsilyo na yan mga katiits. Tignan nyo. Makikita nyo rin sa kanya na parang hindi siya nasasaktan. Parang baliwala lang sa kanya. Kung ordinaryong tao lang po yung gagawa ng ganito, nakuwala na. Labas na po yung sugat. O di kaya ay sadyang nahiwa na. Ganun po yung ordinaryong tao. Pero nagawa po ito ni Sir G dahil sa batong umo na hawak niya. Marami na ngayon ang naglipana ng mga batong umo. Kaya ingat tayo mga katiits, lalong-lalo na sa mga akursunada sa mga batong umo. Kasi may mga batong umo na mga piki. Nagtitiwala ka sa batong umo, ginamit mo, pero ikaw naman ay tinablan. Pero dito kay Sir G na batong umo, nakita nyo. Bagong-bago yung kutsilyo, ha. Tapos, iniwan niya, pati liig niya. Para nga lang naglalaro ng kutsilyo, Kay sarap pakinggan ang milyonis naming usapan. Mga gintong nakabarita. Ito na naman pangalawang video na matutunghayan natin mga katiits ay hindi naman kutsilyo yung gamit niya kundi isang blade. Tingnan nyo yung blade. Napakatalim talaga. Hiniwan niya muna sa isang papel para makita talaga natin na yung blade ay matalim talaga. Tingnan nyo. Wala po tayong sinasabing nang daya tayo dito katiits. Sadyang meron lang talagang mga ganitong kapangyarihan. Kaya maswerte na talaga tayong mga katiits kung nakakuha tayo ng mga ganitong uri ng mga gemstone. Yung mga bato na may mga kapangyarihan. Marami na tayong mga nadokumento mga katiits mula sa batong trabungko at sa mga batong itim. At saka dito naman ibatong umo. Meron din tayong na-vlog noon na mga itlog ng tagak. Dito sa amin, itlog sa Tulabong. Tignan nyo. Yung bleed, hiniwa niya muna sa kanyang buhok. Dito kasi madilim. Kaya hindi ninyo nakikita. Pero hindi po tinatablan yung buhok niya. Hindi po tinatablan. Ngayon na naman, kasunod. Hinawakan na niya yung kanyang batong umo. Tignan niyong mabuti yung gagawin niya. Sa mga nakakapanood po nitong video guys, huwag po ninyo itong gayahin. Lalong-lalo na sa mga bata. Ang mga ganito lang po ay gaya lang ni Sir G. Tignan niyo yung blade. Hiniwa ng blade yung kanyang pulso. Tignan nyo. Kung ordinaryong tao ka lang katiits na gagawa ka ng ganito, wala na. Siguradong nasugatan ka na. Kaya ngayong nakilala ko si Sir G, dito ko nasabi na totoo pala talaga si Superman na hindi siya tinatablan ng bala o ng kahit anong uri ng patalim.
doon ko nalaman. Kasi dati kasi akala ko sa mga kuan lang yan eh. Sa mga video mo lang makikita. Hindi mo makikita yan sa mga totoong buhay. Oh, ayan. Tignan nyo yung nangyari. Niwala man lang sugat na nagpakita kay Sir G sa kanya. Back to zero again. Magkakat kami ng paper ng tatlong beses. 3 times. 1, 2, 3. Asan ba yung remote ng TV? Then next ay, ayan po, ang code number ay AG Jomer. Ayan ang date ay 070622. Time, ayan na po. Then ang calendar date ay July 6, 2022. Ayan siya, Batong Umo. Now, let's go to hair. Cut the hair. Ayan po, naputol siya ha, kasi wala siyang hawak ng Batong Umo. Ayan po ang Batong Umo na sa baba. Now, hawakan niya po yung Batong Umo. Then, cut the hair again. Once more. Okay. Wala pong naputol. Wala pa rin. Dahil may hawak na po siyang Batong Umo. Try again. Wala pa rin po. One more. Wala pa rin po. Wala siyang naputol. Kasi may hawak siyang Batong Umo. Pakita mo yung bato. Yan. Ulit. Once more. Ayan. Pinuputol niya ang hair niya ng blade. Wala po siyang putol. Pangalawa, wala pa rin. Ayan ho ah. Oh, ayan. Next, wala pa rin. So, okay na. Lalaki pati itlog ko. Di susuko sa trabaho, makakakuha rin ako. Kaming scanner, pati na rin gold detector. Sabi ko sa sarili, ito ay napaka-okay. Ang lalim ng naukay namin, kahit barko pwede nang iliping. Dahil tuloy-tuloy ang turo ng dala naming scanner. Kahit magulungan pa ng bato o lalaki pati itlog ko, di susuko sa trabaho, makakakuha rin ako. Nasa paktuloy ako dahil nalogi ang pinansir ko. Edad ko'y 65, nangangamuti pa rin ako. Nakakita kami ng konkrito sa may galon. Agad naming minasak dahil ito daw ay gawang hapon. Pero ang nakuha namin ay mga buto ng tao. Kinuyog kami doon dahil yun pala'y ditso ng pasto. May malaking punong kahoy sa may tabi ng bahay. Akala ko ay sure na dugo ko'y biglang nabuhay.
pero ilang buwan ang aming paghukay. Sa huli kami pinabarangay, pagkat kumudukon pati ang katabing bahay. Kahit wala akong makain, pangarap di mabibitin sa trabaho.